Oh, so what's up mga kabosa? Welcome po ulit syempre sa channel ko, guys. So sa video nito, part 2 po na video natin sa pagpo-workshop ni Master Romy Coas nitong mga kamuning bilog na nakuha natin sa Batangas mga kabosa. So salamat doon sa nanonood ng part 1 natin. So part 2 ng video natin, syempre kamuning bilog pa rin mga kabosa. Oh, so yung guys, huwag natin patagal na pasukan na intro. Oh, kaya intro, pasok! At ayun na nga guys, yan. So ito naman yung pangalawang project ni Master Romy. So yung ibang sanga niyan dati nung nakuha ko sa kanila sa Batangas nailatag na nila. Pero nagbrand selection pa rin. Siyempre si Master ang bahala dyan kung alin ang mga tatanggalin niya dyan. Pero nasilikan ko na dati ng mga hindi talaga kailangan yan. Pero ngayon nilatag na ni Master, rewiring na ni Master yan. So ang ganda rin ito, hindi lang masyadong mamukaan dahil wild na wild, pero kapag nilatag yan guys, so ito naman ganito naman kalaki yan. Master, yung sukat na yan, ano na yan? Medium size? Yan, so medium size na daw sabi ni Master Romy. Siyempre, hunter na nagtaringan sa kanyang. Medyo baka pwede pang makapagpa-expose pa ng konting ugat, ano? Ay, ito dala di ba? May toothbrush ka? Meron, meron dyan. Inisin natin ko para pag nabalutan ang ano. Yung mga lumot-lumot. Sige, sige, sige. Ayan na, pinagpuputo na ni Master. Ang laki na niya, Master, ah. Ay, hindi na pala kailangan yun. Ayan o. Ayan o. Hindi mo kailangan magparami ng sanga ngayon. Kailangan mo magpalaki. Tama, 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 tama. Siyempre, sa'yo kami maniniwala. Di ba, Sir Romel? So yung presyo po nito mga kabosa, mag-PM na lang po kayo sa akin kung magkano ko nakuha yan mga yan. Pero pag nandun na po kayo makakatawad ko dyan sa mga taga ano, sa mga hunter ng Kalatagan, at napakababait po ng mga tao dyan. So shoutout po ulit sa lahat ng hunter dyan. Kay na Jante, kay na Rodelio, kay na Jonathan. Shoutout po sa inyo lahat dyan mga kabonsai. Nagari Master? Ay sir, ayan po mga Master. Alin tatanggalin mo Master? Putol na pala yan? Yes, oh. So guys, oh, putol na pala yung malaki na yun. Hawak, hawak. Master, dito ko marap. Master, dito mo tirahin Master. Pwede mo puno. Yan, purol eh. Yan ako po. Master na, si ano na magkano po putol? Ano Master ako? Si Sir Romel, si Sir Romel. Si Sir Romel daw. Sorry. Uy, yung maliit ko. Ayan o, baka matalim-talim yan. Tama ba ito? Oo, oh, tama yan. Baka matalim. Sakto. Sakto. Oh, so yung mga kabosay, siyempre tulong-tulong ang tropang Art Capital Bonsai Club dyan. Salamat sa pagpasyal nila dito sa bonsai natin guys. Tanggal na pala yung isang malaki. Tanggal yan, wala na yan. Sila kaya ka. Oop! Oop! Kamay! Hindi ka paniniwala dyan. Oo! Putol na ni Master yan? Bakit? Bakit? Para saan? Gantang ganyan. Hindi, kailangan. Alin ang gagawin ulo? Ito ulo? Ito! Alin? Oo, sige, bigyan mo ng pagkakataon. Ito muna. Bibigyan pa Master? Ito lang. Tira mo tong brass na to. Bibigyan pa. Harap na rin yun eh. Sagad mo na. Wag. Kunin natin bakto? Oo, kunin muna. Bibigyan natin. Huwag kayo makialak kay Master. Alam guys, decision ni Master yan. Decision ni Master. Kailangan pala tanggalin yun. Ako naman, tagasira lang ha. Itatama natin. Tama, tama. Eh, alam nga namang ano mo nang mali. Di lahat yan, mali. Kapag inumpisa mo ng mali Master, mali na lahat yan. Sangayon ka ba doon Sir Romel? Yes, lagi natin tatandaan. Ang structural wiring ay ang pundasyon ng bonsai. Yun. Pag mali ang pundasyon, gigiba ang building. Tama, tama. Gagaling talaga ng mga tao na to.
So yan guys, pinutuli mas. Okay na, Sir Romel, akin na papakita natin sa tropa yan. Sa mga kabose natin kung anong tinanggal. So yan guys, so tinanggal pa ni Master yan, lalaki na nasangaw. Pero sabi ni Master, hindi talaga kailangan. Hindi talaga kailangan, sabi ni Master. Ay. So alin ang magiging ulo dyan, Master? Ah, yan ang ulo. Dito to, Master. Dito, ipapalit dito. Nakalbo na. Yung halaman ng nakalbo si Romel, ha? Oo nga, pero dati nakalbo. Saan ako yung pigay? Hindi, ang side cutter. Ano? Bilis, hindi, ang bilis ma-disforma nito. Lalo pag yung master ang umami. Tinitira sa ano yan. Dati siya is na ano, yun na wire. Hindi, sa wire, hindi mo na ano to. Madam. Tayo na nga guys, nagpisa na ni Master Romy Coas mag-wiring. So ayan po, na-wire na yung iba sanga. At ang dami pong pinutol na sanga ni Master dyan. Malalaki na, na hindi kailangan talaga. Master, yan ang consider the twin front na. Twin front na yan. Hindi. Ang twin track nagsimula pareha sa base. Oh, so edi ito, branch ito. Oh. Okay. Pag nag-imit na rin sa gitna, hindi pa siya masabing twin track. Pag sa ground nang galing, so wala pang, hindi pa double edit siya. Yan, hindi ko makuwente kung kailan magdo-double edit. Pero kung gusto mong double effect siya, pwede. Pwede. Pero semi lang siya, Master. Semi lang sa maliit. Semi-epics lang siya. Hindi tayo gagawin epics. Kasi pag hindi ka nag-semi-epics dito, lalaki ang mamang iyo. Ang bawa, ito ay binagsak mo. Magbabakanti. So, magsisemi-epics. Bali, ang pag-construct naman ng halaman, kung saan lang kulang, doon ka maglalagay. Kasi marami mo nakikita yung sarap lang na sarap puno na ginawang branch ko ano lang dapat ano na yun ano lahat yun dapat may ulo dapat magsimula sa puno lahat bawat puno may apex pagka forest kasi dapat lahat ng puno may apex kaya nga yung twin trunk kung na-recognition na twin trunk dapat dalawa apex pero kasi yung twin trunk na nilelayer pa rin yung kaya ito, hindi pa pala ito twin trunk. Ito lalabas na ano niya, Master? Yung first branch? Branch ito. Yan nga lalabas na ano? Ripat na natin yan sa March, Master. Yung doon kay Gastana mo. Yung para pagdating ng December niya maganda. Yung mga nalalanda. Oo, yung nakaganon. So yun guys, panoorin lang natin si Master Romy kung paano ang gagawin niya dito sa ating kamuning bilog din na to. Malaki-laki rin yan guys. Hindi pa tayo ng pwesto. Pwede bang magpa-exposure sa konti dito guys. So ganyan kataba po yan mga kabonsai. So guys, ayan. So ayan, marami na na-i-wiring si Master po dito sa pangalawa na natin, sa pangalawa. So part 2 po ng video natin ito, part 2, itong isa na to. So part 3, itong naka-islanting natin na kamuning bilog din po, galing din po ng Kalatagan, Patangas yung mga kabonsai. Galing ka na, ano yan, John Ray. So hanapin nyo po yung mga lumang vlog ko, lumang video ko, nandun po yung mga Facebook nilang mga hunter dyan sa
Batangas, pwede po yung kumontak yan. Kasi ngayon po ay umpisa na po ng hunting season dyan sa kanila. Baka may mga course na daan kayo. Puntahan nyo na po yung mga lumang video ko ng pag-pick up po nitong mga kamuning bilog dyan sa Batangas, mga kabonsai. So part 3 natin yan, part 3 natin yung naka-islante yan, mga kabonsai. Yan. So dito sa pasunod natin na part 2 natin ay ito na po. Alos may ilatag ng lahat yung master tong ating pangalawang ano, kamuning bilog. Nakita mo kay Dembe? Maraming makikita yan. Ito ni tala sa mata ni Dembe. Halatang halata sa punong matandang matanda na yan. Dapat yung maangat muna sa lupa para makita. Yung makita galing ni Master. Kahit nakabaon. Kahit ilalim. Kahit ilalim. Si Master kahit nakabaon niya. Boys, pinilatag mo kay Master. Nga po, ta, nangangapa ako na. Ang gagawin ko, alugin ko ganyan. Ah, kung nasan yung base. Dito harapan. Sabi ni Jeb, Master. Eh, paano mo nasabi? Kapa-kapa lang yan. Hindi mo binunot, Master. Hindi binunot. Hindi, sila kasi nagtanim nun eh. Magaling si Master. Bilang apprentice lang ni Master, nawala namang kaalam-alam. Ito mga to, ayan o. Oh, so guys, yan, pinag-aaralan nila itong ating pangatlong ano, pangatlong kamuning. Parang dito lang meron. Yan na. Sa tingin ko lang, abangan natin. Alin na magiging yung pinakang ulo dyan, Master, yan. Ah, ito magiging apex niya. Parang windswept lang. Windswept na lang. Pwede rin natin gawin yung windswept yan. Hindi, yun yung parang na ano rito. Sayang po ito, windswept. Wala namang front side. Wala kasi tayong front side. Wala tayong back front. Sayang kung windsafe eh. Ha? Ang windsafe kasi kung wala ka na talagang pagdadala eh. Para sumipa. At ayun na nga po guys, dumating na ang tropa, Jepos Brian. At nandito na po ang pinakamalupit magluto, si Boss Aday. Ang tindi niyan, kahit mga Korean food, gaya pong lutuin niyan guys. Si Boss Aday. Iba-iba, mga tropa natin yan. Berte nung Santo Niño nung kumpare ko, may alaga Santo Niño, every year hinahandaan yun. Ngayon ang berte nga, nagdala ng mga pagkain. Sabi ko, tama-tama may bisita. Day, tirayin natin yung native na manok mo ha. Para mapatikim pa, higup natin ng masarap na... Masama yung sagot eh. Para mapahigup natin ng masarap na sabaw si Master. Bawal sa akin ang manok. Bawal ang manok? Hindi, sa'yo, pero sa amin eh. Hindi, pakakatay natin sa mga tropa. Mga kabonsai, importante rin po na pag magwo-worship kayo ay ang mga wire ninyo ay kumpleto sa sukat para nakasunod po doon sa laki ng sanga. Yado na. Yung berde, matanim yun. Ano to wala? Ano to? May bungi. Ganda rin, ano?
At ayun na nga guys. So, Master, okay na? Tapos na Ben? Okay. So, natapos na ni Master yung ating pangalawang kamuning bilog mga kabonsai. Yan. Po, kita nyo, ang dami pinagpuputol ni Master yan, pinutulan niya yan, so yan na po naging tsurang ganda. So yan po yung part 2 natin mga kabonsai, so part 3, ayan naman po ang gagawin ni Master, yung pangatlong kamuning bilog natin na yan na pinag-iisipan ni na Master, ani na Sir Romel. So yan po, yung part 2 natin guys, upos na. So sabi ni Sir Manny, babarasyan natin ang ano yan, tatanggalin natin ang lumot. Gaganon ba yan? Ihihilig na konti. Depende sa ano sa base. Sinalay mo na. Oh. Pero may chance na medyo dalin doon. Okay. Ayan na nga guys. So, nilipat na nila doon sa kabila. Salamat kay Sir Manny syempre. Tsaka kay Sir Denden. Ayan. Napagbuhat pa natin sila dito ng mga alamang ko sa garden ko. Diyan muna. Ako nang mag-ayos sa susunod. Ng PBSI pa kami.